Good morning, guys! Ito na naman tayo sa ating kakaibang Chadeli. There, Chadeli. Ito, ang ating tatalakayin ngayon sa araw na ito ay ang liham galing kay... ang liham galing kay... Hindi. Gusto ko lang kayong tanungin at pwede kayong mag-comment. Bakit ba tayong mga Pilipinin... Filipino ay mahilig sa afam, ha? Yun lang ang tanong ko. Kasi sa akin, ako, bata pa lang ako. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa afam. Pero isang afam lang, yung tatay ng anak ko. Kasi ang nangyari kasi, kasi nung bata pa ako kasi, kasi galing ako sa broken family. Yung tatay ko, babaero, sumalangit na ba? Babaero yon, maraming babae dahil gwapo. Oh, mukhang Bombay. Kaya bata pa ako nun. Bata pa talaga ako nun. Talagang lahat ng wish ko parang nagkatotoo yung bang sabi ko noon. Kasi nga yun yung mga nakikita ko sa mga halos nakapaligid sa akin. Ang ganda ng kulay ng daliri ko. Halos nakapaligid sa akin, parang ano, parang broken family. Lalo pag sa Pilipinas. Pag nasa Pilipinas ka, makikita mo kaliwat kanan ang mga anak, mga walang tatay. So, nung bata pa ako, sabi ko sa sarili ko, gusto ko magkaroon ng asawang Amerikano. O kahit tawag na asawang Amerikano, basta magkaroon lang ako ng kahit na isang anak. Ganon ang nangyari. So, yun nga. Hindi ko na so katakalain when I was 19 years old. Unang pinuntahan kong lugar ay New York. I was 19 years old when I got to New York, and from New York to Italy, and from Italy to Germany. So when I was in Germany, I met my afam there. I met my ex afam. Doon ko nakilala yung ano, yung tatay ng anak ko when I was in Germany. So yun yung una kong naging boyfriend at yun din ang tatay ng anak ko. Tapos, ang meaning kasi sa akin ng afam ngayon ko lang narinig yung afam. Ang meaning ng afam sa akin ay parang gusto ko magkaroon ng family na simpleng family lang. So, ang nangyari sa akin, parang yung mga sinabi ko, yung parang what you get, what you say is what you get, ganun. So, nung makilala ko yung tatay ng anak ko, nung nasa Germany kami, ano yung, nagkahiwalay din kami kasi umuwi ako ng Pilipinas. Sampung buwan na yung tiyan ko sa sinapupunan, malamang, nang umuwi ako ng Pilipinas. So, dahil sa malayong yung communication gap ganun, parang hindi kami nagkatuluyan. So, yun ang nangyari. Kaya ngayon nga, marami ang mga nagsulputang afam. Afam na minsan nakakahiya na yung ibang ginagawa ng ating mga kapilipina, ganun ba? Yung parang pinipirahan na lang, na para talagang nakikipag... Talagang parang iaano na sa online na nangangailangan ng afam, ganyan-ganyan. Pero ngayon nung tumanda na ako, parang naiisip-isip ko ayaw ko na ng afam. Kasi walang afam eh. Ibig ko sabihin, kahit nagustuhin ko man, wala eh, parang hindi talaga para sa akin. Hindi talaga para sa akin. Mapa Pilipino man o mapa afam man yan, hindi yan talaga para sa akin siguro. Kasi yan na lagi kong hinihiling, yung magkaroon man lang ako ng taong makakasama ko na habang buhay na laging nasa tabi ko, ganyan yung mamahalin ako kung ano man ako. Ganun. So, nang pumunta ako dito sa Amerika, sandali, nanunuyot nila lamunan ko. So, nang pumunta ako dito sa Amerika, meron akong mga nakilala. Mila, meron akong nakilala din na pumunta din dito. Ayan, nakikita ko na sa inyo ha. May isang pumunta dito na malapit lang dito nakatira na nakilala ko siya sa Facebook. Pero, nag-meet kami dito sa bahay. Pumunta siya dito 2 times. Nakilala niya yung anak ko, nakilala niya yung manugang ko lahat. Mabait naman siya, kaya lang merong ano sa kanya. Nung later on, sinabi niya sa akin na parang napaka bait ng pamilya mo. Parang ganyan-ganyan. Ganon-ganon. Sabi na parang hindi daw niya ako deserve kasi napaka bait ko daw. Napaka bait naman. Hindi niya alam.
kasi niyayaya niya ako lumabas, eh siyempre, ang lola nagpapakipot na, although kipot na kipot na. Hindi. Kaya lang, talagang nag-meet lang kami dito sa bahay kasi ayoko nga sumama papunta sa labas. Siyempre, strict ang parents ko, although wala na akong parents. Joke lang, pero totoo yun talaga. Simula noon talagang parang wala na. Parang meron lang akong kaibigan na mga minsan-minsan kausap ko ganyan. Pero marami talaga ang parang ginagawa na nila ng sentro ang magkaroon sila ng afam, ganun. Siguro dahil sa gusto nila, ang afam? What is afam? A green card or a dollar? Ganun ba? Kasi dito naman kasi, kahit na may mga afam yung mga ibang Pilipino, nagtatrabaho pa din. Kasi iba sa kanila eh, hindi kanila bubuhayin, kailangan kanya-kanya. Ganun dito eh, kahit yung anak ko at saka yung manugang ko, ganyan sila eh. Kanya-kanyang pera. Ang pera niya, pera niya. Ang pera, pera ko. Ganun yun. Pero sa Pilipinas, pag may asawa kang Pilipino, ang pera niya, pera ko. Ang pera ko, pera ko. Ganun. So, diba? So, yun na nga. Ingat-ingat lang tayo din. Kasi marami din yung mga opportunista. Kadugal ko, ang dami ko natatanggap na friend request. Kaya hindi ko iniintindi. Shumera. Shumera na naman na lola. Okay. Okay tayo. Sige, yun lang ang gusto kong gusto ko lang mag-share sa inyo ng unti-unti. So, thank you for watching. Hope you like this video and thank you for watching.